Alright! Magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Nandito po tayo sa ating week starter show at alam ko naman po excited na po kayo dyan at mga manonood po natin dyan ay patuloy po kayong sumubaybay at matuto dito sa impormasyong pangkalusugan. And I really hope na kayo po ay patuloy niyong isinishare itong link na ito sa mga kamag-anakan, kaibigan po ninyo na mahilig dito sa ganitong klaseng programa, di ba? Kaya i-welcome ko na po ang aking mga nagagandang mga co-host po dito. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Ma'am Baby Baguion. Good morning po, Ma'am! Good morning. Sir Conrad. Hello po, hello po. Sa aming main host. Yes. Sa aming guwapong main host. At siyempre sa lahat ng mga viewers natin, good morning. Man. At medyo maulan, basang-basa ang lola. At anyway, salamat sa Panginoon dahil umpisa na naman tayo. Mm-hmm. Palagi yes, rin ako excited pagka ganito eh. Ano tawag dito? Week starter. So, talagang, at lalo na meron tayong mga special na ano tawag dito? Mga i-reveal. Yes, totoo po yan. Revelation mm-hmm. ng inyong mga pinaghirapan. Anyway, maraming salamat. At syempre, binabati ko rin si Ma'am Flor. Happy birthday. Wow, happy birthday, Ma'am Flor. Happy birthday, Ma'am Flor. Amen. Solomon. Ang masigasig nating manonood mula Japan. Mm-hmm. At syempre, alam mo naman na gusto lang namin ay mag-enjoy rin ikaw sa ating sa special day mo ngayon. Mm-hmm. Totoo po yan. Yun lang ang hangad namin ngayon at nawa ay matuwa ka rin doon sa makikita mo, Ma'am. yun na lang yung regalo namin. Anyway, binabati ko lahat ang mga taga-subaybay. Yun mm-hmm. na lang muna at excited ako sa mga gagawin ngayon. Yes. Araw na to. Yun lang po. Good morning po sa inyo. Hello po sa inyong lahat. Isang maganda at maulang umaga sa ating lahat. At it's a week starter show. Alam po namin, marami nang nakaabang dito sa ating Tuesday na itong episode na ito. It's a highly anticipated or most awaited segment. Yes. Ng ating programa ngayon at nakita ko na ang isa sa nagpasa ng entry, nandito na siya. Oo, nakita ko na siya. Alright. Hello, at sa lahat ng ating mga kapatiran abroad, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. At sa ating mga kapatiran dito sa Pilipinas, magandang tanghali din po sa Amen. Inyong lahat. At maligayang kaarawan sa iyo kay Ma'am Flor Solomon. Enjoy niyo po ang inyong araw at sana manood ka ngayon dahil ito ay isa sa mga alam kong inaabangan mo ding segment. Okay, so... ngayon, Sir Apo. Conrad. So, syempre, lagi nating regular na kasama tuwing Tuesday ang ating dentista. So, diyan lamang ho kayo, mantabay kayo at mag-enjoy po tayo at matuto sa araw na ito. Yun lamang po and thank you. Alright, so again, thank you so much po sa inyo pong dalawa. At bago po tayo magsimula, gusto ko nang i-announce yung mga nanalo doon sa birthday, natin? Birthday promo. Birthday promo po ni Doc Lani. Para at least tuloy-tuloy na po tayo mamaya at mabibigyan natin ng oras at daan yung ating mga entries para po sa IP jingle yeah. po natin, di ba? Kaya i-announce ko na po. Kaya kung wala pa po sila, paki-replay na lamang po at paisabi na lamang po sa kanila na sila po ay nanalo doon sa birthday promo po ni Doc Lani. Alright, so ang nanalo po nung ating mga oral, yung panglima, yung lima. Yung grand na kagad. Oo, hindi. Yung oral prophylaxis po, yung limang. May oral prophylaxis, libreng oral prophylaxis po. Yan po ay linis ng ngipin. Ang nangunguna po dyan ay Ma'am Maribin Ebarwang. Yan po. Wow. Congratulations po. Ma'am Marvin. At pumapangalawa po ay si Ma'am Cheryl Agadia. Wow. Yan. Panalo si Alright. Ma'am. Nandito na eh. Oo nga eh. Gusto ng palinis. And pumapangatlo po ay si Ma'am Aloha Daef. And si Roshibet
Conte, wow, at si Ma'am Lyra Latchika. Yan po ang nanalo ng 5 libreng oral prophylaxis. Libreng linis ng ngipin po yan. Kaya kung gusto nyo pong magpa-schedule, kasi schedule pa rin schedule po yan. Alright? Po yan. So, schedule pa rin po yan. Please contact Doc Lani po. Opo, para po sa inyong schedule. Hindi po kayo basta-basta pupunta doon na magpa-schedule po kayo para at least alam po ni Doc Lani. Alright? So, 5 po yan. So, yung mga area leaders po na nakapainig po ngayon, please sabihan nyo po yung mga members po ninyo na sila po ay nanalo ng libreng oral prophylaxis. Alright? At ang grand winner po natin. Alright? Ng dentures. Grand winner. Transferable yan. Yeah, hindi po yung pustiso ang ililipat, ha? Yung pangalan nyo po. Alright? Ang nanalo po ay walang iba kundi si Ma'am Charisma Kalika. Wow. Alright? So, congratulations po. Congratulations po, ma'am, at nanalo po kayo ng libreng pustiso. Mm. Opo. Kung hindi naman po nyo kailangan, eh pwede nyo pong ipagawan kung sino po ang gusto nyo pong mag-benefit po niyan. Mm. Alright, so congratulations po muli. And maraming salamat po sa ating butihing dentista, na nagbigay po ng papremyo po na yan. By the way, Sir Conrad, 750 to 1,000 daw ang presyo ng prophylaxis. Yes, tama po yan, tama po yan. Kaya it's a great blessing po sa mga kapatiran po natin. Alright, sige, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayong matutunan ngayong araw na ito. Pero bago po na yan, mag-re-recap muna tayo ng mga talakayin last time. Sige po. Okay, so reviewin natin yung topic ni Doktora last Friday. Fresh na fresh ito. Ang topic niya ay tungkol sa lost feeling and dental crown. Sabi nga itong lost feeling na to ay walang iba kundi yung pagtanggal lang ng pustiso accidentally. Sa totoo lang po, pag lost feeling talaga masakit ito eh. Masakit kasi nga, syempre pag natanggal na yung feeling niyan, eh may malungkot, oo nga naman. Kasi, so, oo, feeling eh. Feeling ang involved dyan sa mga pasta, pag natanggal talaga yan, masakit. So, kailangan ibalik agad yan sa kung sino mang karapat dapat balikan na feeling. Ma'am, lost feeling pa rin ba pinag-usapan natin? Lost feeling po ito. Ibabalik syempre sa dentista. So, kailangan po yan, ibalik ka agad kasi kung hindi, lalala yung butas dyan sa ating mga ngipin at magkakaroon ng mga malalang sitwasyon po. Kaya dapat ibalik ho ang mga natanggal na pasta na yan para balikan uli, lagyan uli ng pasta ng ating dentista. So, napaka-importante po na alagaan nyo rin ang mga pasta. Hindi nga po yan lifetime ang ating mga pasta dyan. So, may mga tendency po na talagang masisira, lalo na pagka na-overuse or misuse po ng ating mga pasta. Nakakagatan po natin ng matitigas dyan sa ating mga pasta. So, ingat-ingat din po, kailangan na alagaan po natin. At the same time, kailangan din po mabisita nyo ang ating ang dentista every 6 months para isa yan sa mga nachecheck po palagi ng ating dentista. Okay po? So, yan lamang po ang ibang mga kailangan nating alalahanin sa ating mga review o discussion tungkol dyan sa lost feeling and dental crown. Pwede nyo pong balikan yan sa ating YouTube channel. So, yun lamang po and back to you, Sir Conrad. Alright, so again, thank you so much, Ma'am Baby, sa recap na ginawa niyo po na yan. At i-welcome na po natin ang ating tagapagsalita ngayon. Walang iba kundi si Doc Lani Santos. Hello po, Ma'am. Hello. Good morning. Good morning po. Parang kailan lang, andito ako. Andito ulit. Yes, yes. Ma'am, ang dami mo na pasaya. Oo, sigurado yan. Congratulations po dun sa mga nanalo. Yeah. Magpa-appoint po kayo. Yun. At may Facebook page po kami. El Sanchez Santos Dental Clinic. Magpa-appoint po kayo. Yan, yan. Alright. So again, thank you so much, Ma'am Lani. Despite na hindi magandang panahon, ay patuloy ka pa rin nandito para po magbigay ng karagdagang kaalaman para po sa ating mga kapatiran. Kaya ibibigay ko na po sa iyo ang discussion for this day. Sige po! Okay, thank you very much. Salamat pong muli at gamitin uli ng Panginoon dito sa ministry niya na pinangunahan po ni Pastor Hill. Thank you po kay Pastor at sa mga staff po na naririto. Thank you. So, ang ating topic ngayon ay bleeding gums, sore gums. Yan. Ano yung bleeding? Alam na alam natin yan, nagdurugong gilagid.
namamagang gilagid. Okay? So, kailan ba tayo dapat maging concerned sa mga ganitong klaseng problema? Actually, wala talagang masyadong concern ang mga patient because hindi rin nila ito minsan nararamdaman. Yeah. Kaya hindi sila na-aware, lalo na pag hindi bumibisita sa dentist. So, malalaman na lang nila na malala na kapag worse na yung nararamdaman nila o kaya nauuga na yung ngipin, nawawala na yung tooth loss. Yun. Okay, so most common po ito na dental problem o conditions na though hindi lahat ng bleeding gums ay dahil sa dental, pwede rin pong ma-relate ito sa mga medical problem, medical issues. So, aling dental diseases ba ang nagko-cause ng bleeding? Okay, so pwede, una-una, yan, nasa ating image, gingivitis. So, pamamaga ng gilagid. At pag malala na po yung gingivitis, ito ay tinatawag ng periodontitis. Mas malala na po yun. Yung mga periodontium, mga neighboring tissues ay naaapektuhan na. So, yung bleeding gums during pregnancy, meron ding ganun. Nagpa-puff yung kanilang, puffy yung kanilang gums. So, just like noong Saturday, na-exam ko si Ma'am Ruthlyn. Dahil diba, ano siya, ilang buwan na yon? 7 months. So, magandang-maganda ang gums niya before siyang magbuntis. Ganda yung ngipi niya. Nung chineck ko siya, kanong Saturday, yon may mga gingivitis, may puffy, matatambok yung gilagid niya. Kaya sabi ko, pwedeng due to your, ano yan, pagbubuntis. So, bakit mahalaga na bigyan ng pansin ang bleeding gums? Kailangan maunawaan muna natin ano yung primary cause ng mga bleeding na ito para matreat o ma-cure natin to yung mga kondisyon. Halimbawa, so minsan iisip natin, very good naman yung job ko pagdating sa paglilinis ng ngipin ko, taking care of my teeth. Sometimes may mapapansin kang meron pa rin occasionally may drops or konting dugo kapag ka meron kang after ng flossing o kaya nag-spit ka, pagka nag-brush ka, meron pa rin siyang konting dugo. Siyempre, deadma lang natin yun dahil alam natin we are very careful in our oral hygiene. Pero ganito yon, bleeding comes... bleeding gums are not never normal. Pag meron talagang bleeding, hindi yan normal. Huwag niyo i-consider na okay lagi okay lang yung yan. Okay lang yan. Meron ng diferensya, iisipin natin. Meron ng diferensya. Kaya kailangan ma-determine natin kung ano yung pinagmumulan, bakit merong bleeding. So, ano yung dahilan? So, bakit yung gums, they start to bleed. So, una, sabi natin kanina yung gum disease or gingivitis. Okay, yan, ganda niya. Pasintabi po muna tayo sa mga nagahalian, mga nanananghalian po. Pasintabi kung sa mga early lunch. Kung lunch po ninyo, please, ano na lang po. Ayan, ang ganda ng view. Pikit na lamang po. Or ang ganda ng view ng gingivitis. Pwede nyo naman isabay din. So marami pa rin patient ko na hindi alam yung gingivitis at ang malaking gulat pa nila kapag sinasabi kong, oh, may gingivitis ka. So very common sa patients yan. Really very common yung mga ganyang cases. So tinatayang almost 75 to 80% ang merong ganitong population na merong ganitong kaso, yung gingivitis. So maliit lang yung percentage na na-aware tungkol sa health ng gums nila. So, ang gingivitis ay first stage na palang ng malalang periodontitis or periodontal disease. So, ano ba yung pinagmumulan? Bakit nagkaka-gingivitis? Una, may plaque. Ano yung plaque? Yung tinga. Okay? Yung tinga.
Grabe and naman bakit yan. Bakit nagkakaplak? Pasintabi uli. Gaganda ng view ko pa lang na nakuha ngayon. So, sasabihin nyo ganito. Eh, nagbabrush naman ako ah. Ang tanong, ilang beses ka yan, ba? Yan, ma'am, nagbabrush yan. Feeling ko, hindi mo nagbabrush yan. Kailan at kung paano? Nagbabrush daw siya, oh. Huwag kang ang ano. Oh, grabe naman yan. Nagbabrush yan, ma'am. Huwag kang ano, ha. Nagbabrush ka niyan. Sa paa nga lang binabrush. Sa paa nito. Baka nagbabrush ng kuko. Sa kuko. Sir. Sa kuko. Sa kuko. Nga, naman. Kasi iba siya tapos, eh. Oo. Masakit talaga. Masakit na yan, ma'am, no? Tapos, di ba, ikakatwiran nyo pa. Di pa naman ako kumakain ngayong lunch, ha. Bakit may plaque na? Ang tanong, nagmumug ka ba? O nagbrush ka ba kagabi? Tuwing kailan ka ba nagbabrush? So, naiipon yan. Sabihin mo, ay, bukas na lang. Sunod, ay, mamaya na lang. Hanggang naipon na po yung plaque. Yan ang pinagmumulan ng plaque. Matindi pa yung kinain mo, no? Masebo pa. Masebo. Tapos dadaanin mo lang sa, ano yun? Yung mint na candy. Yung mint na candy. Double mint. Double mint. Mentos. Mentos. Okay, so minsan, lalo na sa mga anak natin, marami ang palusot. So, di ba? Maraming palusot yan. Nag-toothbrush na raw siya. Pero, eto yun. sabi ni Sir Marvin, ma'am, nag-toothbrush naman daw po, pero last 2 years. Antindi mo naman, Sir Marvin. O nga naman, at least nag-toothbrush, di ba? Yan yun, yung may-ari niyan. So, yun, pag-visit ng mag-inahalimbawa sa clinic, pag-visit, pag sabi ni dentist, mami, may 10 po siyang pastahin, marami po siyang plaque, tartar, kailangan matanggal yan. So, magugulat si nanay, kasi sabi nung anak, lagi siyang nagtututbrush, sabi niya sa nanay niya, di ba ma, lagi naman ako nagbabrush? O, wag kang ano anak, ayan ang ebidensya. Ayan na, marami kang toothpick eh, 10, at saka hindi makaagak yung anak eh. So, yun yun. Parang your tartar, your tooth decay, your plaque. Yeah. Decay speaks louder than your voice. Ito na mga tuwiran. So, yun. Yung plaque sa ipin o sa gum line na hindi agad nababrushan o di naaalis ng floss sa mga in-between, kaya napakahalaga ng may flossing. Iyon ngayon ang pinagmumula ng gingivitis. So una, mamumula yan, tulad nung nasa ating images, namumula sa gilagid, tapos medyo mamamaga na yan, puffy na, hindi mo pa rin yan nararamdaman. So later, may bleeding ng konti hanggang nagpo-progress siya na nagiging tender na yung gilagid. Kasi yung mga gingivitis, parang feeling puffy, kaya parang aalsa siya. So, sensitive na sa mga matutulis or kumakain ka ng mga chips, yan, nasusugatan siya. Kaya, konting sage, nagbi-bleed. So, mahalaga sa early stage pa lang, i-address na po natin yung mga ganyang klase na ating problema sa gilagid. Kasi pagka nagpabaya pa tayo, maaari ikatatanggal ng ating ipin, hindi natin alam, wala tayong kalaban-laban, matatanggal siya, wala kasing sira, pero nasisira po yung mga periodontal tissues, alveolar bone, sa cementum, alveolar dental fibers, yan po yung mga nasisira na tinatawag na periodontium. Katulad din yan, sobra-sobra ng nakakapit na mga tartar, so yan po yung nagiging problema, kaya lumalala lalo yung kalagayan. So, nasisira yan lahat yung mga nasa paligid ng ating gilagid. At mauuwi rin yan sa, hindi lang yan Sir Con, sa dental, kundi sa mga medical issues din. Yeah. Meron din yung naaral natin before, pero matagal na yon na nagkakaroon ng effect sa heart, heart disease, pwede ika-stroke, yung mga Alzheimer's disease. Kasi, grabe, no? Daming connection din talaga. May no? Iba-iba kasing mga pathogens na tinatawag na iba-iba yung kumakapit, lalo na sa mga ganyang cases, na siyang pwedeng, syempre, bloodstream yan, nag-circulate around sa body natin yan, pwedeng pupunta sa brain, pwedeng sa heart. So, yun po yung mga cases na merong medical issues na ano lang yung pinagmulan?
doon po sa periodontitis or periodontal disease. So, pangalawa, pwede rin yung mga gamot na iniinom natin, so, lalo yan, na yung... yan, ma'am, yung mga ano, nagkukos ng gum diseases. Opo. Yung sinasabi niyo po ngayon, ma'am. So, oo, kanina yung tartar. Mga bleeding. Oh, ah, oh. I mean, yung bleeding pala, sorry, bleeding. Yung plaque. Yung plaque. Plake. yan ang hindi magandang tanggapin na plake. Yung plaque, dental plaque. Plake naman, ma'am. Oh, ito na sa yung plaque. Hindi, pinagsama kasi yung plaque tsaka malaki. Plake. Plake. Okay, so yung mga nagtitake ng mga warfarin, mga blood thinner, aspirin. So, yan, mayroon ding nagiging cause din yan ng mga gum bleeding. Yan, kasi yung blood nagiging thin. Yeah. So, may mga iba ring mga factors nagko-cause ng gum bleeding. Ano po yun? Yung sobra kang, wagas kang mag-toothbrush. Brushing too yun. Vigorously. Totoo. Sobrang mag-brush plus dagdagan mo pa ng matitigas na bristles ng toothbrush. Hindi ka namimili ng pang-toothbrush mo. Okay? At saka ang toothbrush hindi hinihiram. Wag niyo pong ipapahiram yung toothbrush niyo. Oh, share muna tayo. Walang, ha? Lang, ganun yan eh, lang no? Ang sharing na hindi dapat. It's nice naman. To share, but grabe not your no. Toothbrush. Yung link lang ang sinishare. Wag naman yung toothbrush. Yung link personal lang. Naman na yun, no? Parang yung link lang ng CBBC. Sobrang katipiran na po ito pag ganun. Pero ano, may mga emergencies kasi na naman. Yung talagang, tipong naiwan. Naiwan. Sige, ramin mo muna. Isang beses ko pa lang naman nagamit yan. Parang hindi ko nakakayanin. Parang ano, yung... Isang beses pa lang sa araw. Ano na lang, mag-mouthwash na lang siguro. Or ano. Okay, pabugang mo. Oo, kaysa naman, pwede di ba? Na yun? Oh, may nakaka-relate dyan. Kasi yun, minsan, emergency. So, yun, yung brushing too vigorously. And yung injury... Minsan may injury tayo sa bibig, nakakat yung gilagid or yung sa minsan sa pagkain, may matalas kang nakain. Oh, grabe naman yun. Nakakat o kaya may sugat. So yan, mga pag may injury, alam natin yan, di ba? Ina-applyan mo lang yan ng firm pressure. Tapos yung may gauze sponge ka dyan, may clean cloth ka, pwede mong idikit doon, i-pressure nyo lang, i-press nyo para hindi talaga siya magdudugo. Yeah. Yun. Ganun yung mga pag-address sa injury natin sa loob ng mouth natin. And kung naalala po ninyo yung ating cold compress, pwede rin yun. Pwede po yun. Diba? Ibalot nyo yung cube ice doon sa gauze o kaya sa clean cloth. Ilagay nyo po doon sa loob. Direct, ma'am, direct. Ah, alright. Pwedeng direct kasi doon sa mismong injury, ilalagay po natin yun. And meron din po yung ano yung green tea, wet tea bag, pwede rin yun. Yung green tea most especially, yun yung pwedeng gamitin. Kasi meron yung content na nakakapag-ampat ng blood. So, i-apply natin yun sa mga bleeding or sometimes oozing na mga bleeding. So, yun. Also, yung mga pregnancy. During pregnancy, meron ding, yun, kinwento ko nga yung kay ma'am, meron siyang matinding gingivitis. Hindi niya siguro napapansin minsan, may gum bleeding, kasi yun na yung kasunod nun. So, merong mga possible ways para pwede nating gawin ng paraan yung mga bleeding na yan. So, una, practice good oral hygiene. Lagi natin yung sinasabi. Practice good oral hygiene. Ilang beses magto-toothbrush? At least twice a day. Hindi twice a week, hindi twice a month. Okay? Twice a day. Flossing at least once a day. Lalo na po yung may mga mahihigpit ang kanilang ngipin, masyadong dikit na dikit, kailangan din ng flossing or yung masyado namang malaking awang na laging nalalagyan ng karne, nalalagyan ng, alam nyo yun, chicken, kasi malaki, na-stuck doon. Tanggalin agad yun. Tanggalin. Huwag hayaang mag-i-stay doon yung pagkain.
Reserva pag nagutom na daw eh, kukunin ko daw. Oo, yun lang. Oo. Reserve for Saya, another meron day. Pa, oo. For another meal. Sobra. Oo. So, yun. Sa mga pregnant women, napakahalaga yung good, healthy food habits. Yung mga pagkain na talagang nakakatulong sa ating sa mga health nila. Kasi yung mga pregnant women, meron silang hormone fluctuations. Yeah. Kaya iyon yung during pregnancy, natitrigger yung gum disease. Normal po, madalas. Kaya kailangan pag pregnant, super triple yung cleaning oral hygiene. Kaya iyon yung mga kailangan natin na masustansyang pagkain for them. So, isa pa ay rinse your mouth with hydrogen peroxide. So, yung binibili namin yung kulay pula na madali namang mabili yon sa ano eh sa store, hydrogen peroxide. Hindi lang yun sa disinfectant, sa mga wounds. It turns out also to remove plaque, promote gum health, and stop gum bleeding. Kaya, oo. Yung hydrogen peroxide. Agua oxinada. Kaya laging meron ganyan sa clinic kasi yan yung nagpapaampat ng dugo. Pagka masyadong madugo, so ipipress namin ng cotton. Okay. And yan din yung ginagamit content sa mga whitening. Yung mga papute ng ipin. So yan yung po yung mga ginagamit. And pwede rin imumog. Pwede rin. Kung talagang bleeder ka, may problema ka talaga sa bibig, i-dilute mo lang sa water. Tapos imumug mo siya. Huwag mo lulunukin. Kailangan spit out mo, iluwa mo. Kasi kailangan circon, ano natin. Baka mamaya sabi kasi ni Doc Lani, mumug. Di kaso nilunok. Yan, problema yon. So, kailangan idura mo yon and then nagre-reduce yun ng inflammation, gum inflammation. And also, stop smoking kung nag-i-smoke ka. Mm-hmm. Wag na muna. Kasi kung may problema ka na sa gilagid, naninigarilyo ka pa, lalo lang napapalala yung case mo. So, in addition kasi to smoking, di ba, na-heighten yung risk. Yeah. Yung risk sa lung cancer, heart disease, stroke. So, yung gum disease din, yun din ang dulot ng smoking. From medium to severe gum disease. Kasi yung smoking na yan, binababa niya yung immune system na natin, ng katawan natin. So, nahihirapan i-fight off yung mga plaque bacteria na nagli-lead sa gum disease. So, yan po yung itsura ng mga invisible lang naman yung mga ano na yan, bacteria na yan, pero maraming yan sa loob ng bibig. Mm-hmm. No? Marami yan. Correct. So, quit smoking kung meron kang problema sa gums para ikagaling yan ng iyong gilagid and to stop your problem in bleeding. So, isa pa, reduce stress level. So, alam natin, emotional stress, di ba, may mga negative impact yan sa ating immune system. Kaya, yun, pinapahina yung body's defenses to the point where it cannot fight a gum infection anymore. So, kailangan yung ating stress, matuto tayong i-regulate natin. Alam naman natin pag nai-stress tayo, di ba, Ma'am Julie? Alam mo, pag nai-stress ka, kakain ka lang ng ice cream. Kakain ka lang ng chocolate. Yun. Di ba? So, eat more candy, support your dentist. Ayoko na ayan, i-stress eh. Pambihira yung ayaw na i-stress. Ayan, sobrang stress yan. Sobrang stress nitong may-ari ng ipin na to. So, pag emotionally stressed ang tao, wala rin gana sa lahat ng activities. Keso de bola na to. Lalo na ang pagtututas. Keso de bola eh, no? Pasko na talaga eh. Diba pagka-stress sa tao, emotionally stressed, walang gana. So wala siyang ganang maligo, walang ganang magsipilyo. So yan din ang dulot ng stress na kailangan ma-regulate, ma-reduce. Another is increase intake of vitamin C.
Yan, alam natin, usong-usong ngayon ang vitamin C because of yung virus. Lagi nating tinitake yan araw-araw. And of course, yung mga pagkain, mga prutas tulad ng oranges, mga carrots, sweet potatoes, patatas yun. And yung mga pepper, pwedeng makatulong yan sa ating vitamin C. Powerful antioxidant. And it strengthens the connective tissues and lining of the gums. So another is increase in vitamin K helps in blood clot. So, yeah, totoo yan. Yung spinach, may binigay na example about yung gulay. Spinach, okay siya sa vitamin K. Mm-hmm. Okay, and also apply cold compress. Sabi natin nga sa previous lesson, pag may cut injury that cause bleeding, cold compress, at nare-reduce yung swelling at nire-restrict niya yung blood flow to stop yung bleeding. And apply ice or cold cloth sa gums several times a day, 20 minutes on, 20 minutes off. Kapag ka malala na yung inyong bleeding. Yun ang gagawin nyo. And also, eat fewer carbs and sugary food. Carbs, carbohydrates, yeah. And sugary foods. Bawasan. Kasi nag-encourage siya ng mga plaque and growth of bacteria. So, mas maraming kain nun, mas masaya yung bacteria. Yeah, diba? So, applicable sa bacteria yung quotation na the more the merrier. So, masayang-masaya sila dyan sa loob ng bibig mo. Oh, kain ka ng kain, hindi ka pa nagtutoothbrush, no? Yari na talaga. Hindi na mamahinga, gusto laging grinding. Okay, so patay ang ating bibig, no, yung gilagid. And also, yung drinking green tea. Kanina sabi natin, i-apply dun sa wounded, sa cut, sa loob ng bibig. Ito naman, inom tayo ng green tea. Oh, alright. Parang naalala ko nga yung green tea. Sabi ko, dati nag-green tea ako, maibalik nga. So, drinking green tea on a daily basis, it helps a lot in gum bleeding dahil may content siyang catechin. So, a natural antioxidant that can lower body's inflammatory response to bacteria in the mouth. So, the more green tea, the better periodontal health. Mga 3 to 4 cups a day. And also, yung pagmumog ng bibig ng salt water. Sabi yun. Nga ni Sir Con, laging binabanggit sa ating session episode. Kahit salt water lang pala, no? Warm salt water. Oh. Lagi yan. Pagka meron ka nararamdamang hindi maganda sa gilagid mo, warm salt water. 1/2 to 1 teaspoon in a cup of water na warm, tapos imumug mo yon, imumug mo lang 3 to 4 times a day. Okay? Yun lang yung ating panglaban doon sa ating mga bacteria sa bibig. So, when gum bleeding doesn't improve in 7 to 10 days, it's time to see your dentist. Yun. And might as well have a deep dental cleaning for healthy gums. Yan po. Mga pwede nating gawin kapag ka meron po tayong mga gum bleeding or sore gums. Ayun. So, yun po. Salamat. Alright. So, again, thank you so much, Dok Lani, sa napakagandang topic niyo po na yan. Alam ko naman po na marami po, tulad nga ng sabi mo kanina, ma'am, 7 to 80% ay meron pong ganitong klaseng karamdaman. No? Minsan, hindi nila alam kung anong sanhi. Eh, ngayon, nabigyan po kayo ng karagdagang mga home remedies na pwede nyo pong gawin. Pero yun nga, tulad po ng sinabi ni Dok Lani, if 7 to 10 days ay wala pa rin pagbabago, eh magpa-check na. No? Ibig sabihin kasi nun, may mali na po talaga. No? Eh, kasi minsan, minsan bunga lang nung hard bristle, eh, pwede po natin ma-check po yung mga ganong klaseng bagay. Pero again, mas maganda po, matignan po ng ating dentista po yan. Diba? So again, maraming salamat po, Dok Lani. Kung meron po kayong mga katanungan po dyan, please ilagay niyo po sa ating comment section box at sa abot ng aming makakaya ay sasagutin po namin yan. Meron yes? Dito isa. Ah, sige po, meron po, ma'am. Galing kay Ma'am Edna Tadeo. Dok Lani, ilang volume po ang Agua Oxinada? 10 or 20 volumes? Yung 10 po. 10. Kulay pula siya. Kulay pula. Kulay pula siya.
10 volume, number 10. Alright, so sana po nasagot po, ma'am. Kanino po galing yan? Kay ma'am Edna Tadeo. Sige po, so kung meron pa kayong mga katanungan po dyan, please ay ilagay nyo lamang po. Alright, sige, tuloy-tuloy po tayo kasi magbibigay po tayo ng daan para po yan doon na sa mga nanalo. Or hindi pa, wala pa. Mga nagpadala muna. Alright, and then papanoorin po natin ito and then i-announce po namin yung mga winners or mga winner or winner lang for this promo po natin. For September entries po natin. Okay. Alright, so sana po mag-enjoy po kayo dito sa mga IP jingle entries po ng iba't ibang mga grupo. Lalabas ko yung listahan ko para alam natin yung lyrics kung tama, di ba? Sige po. Alright, so sige po, panoorin po natin yung mga entries po nila. Magandang umaga po, bumabati ng mahingi mga lingkod nyo, Conrad, Julie at Baby. PangDental man o physical, panghayop man o nutrisyon, karamdamayang at bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes, wala tong miss. Tiyak kayo ay mapabless, may libreng load kit at kits, tanghali mo'y complete, ngiti mo'y dipilit. Impormasyong Pangkalusugan, angat namin kayo'y matulungan. Impormasyong Pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong Pangkalusugan, angat namin kayo'y matulungan. Impormasyong Pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Magandang umaga po, bumabati ng maingiti mga lingkod nyo, Conrad, Julie at Baby. PangDental man o physical, panghayop man o nutrisyon, karamdamay hangad, bigyan ng solusyon. Tune in, nood, may shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes, wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng loan, kita kiss. Sanghali mo'y complete, ngiti mo'y dipilit. Impormasyong Pangkalusugan, hangad namin kayong matulungan. Impormasyong Pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong Pangkalusugan, hangad namin kayong matulungan. Impormasyong Pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Minasang ohayo gozaimasu. Magandang umaga po, bumabati na maingiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at Baby. PangDental man o physical, panghayop man o nutrisyon, karamdamay hangat, bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes, wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y dipilit. Impormasyong Pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong Pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong Pangkalusugan,
hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian, kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Arigato gozaimasu. Magandang umaga sa lahat ng masugid na taga-subaybay na impormasyong pangkalusugan. Tandaan at huwag kalimutan, mag-exercise para healthy na sexy pa. Magandang umaga po, umabati ng mainiti, mga lingkod yung Conrad, Julie at Baby. Pagkita man o pisikal, panghayop man o nutrisyon, karamdaman yung agarbigyan ng solusyon. Tuninood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes, wala kong bis. Diyak kayo ay mag-bless, may libreng loob yung kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y dipilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Alright, so again, congratulations po. At natutuwa po kami sa mga entries po ninyo, no? At ang galing po ng mga iba-iba. May bata, may matanda, mayroong mga ang mag-judge dito, young ones. Dapat hindi ko sila kilala. Alright, so habang hinihintay, habang kami po ay mag-uusap-usap po muna dito para po sa ano, o sinong sa panalo. O sinong panalo, ay may isa pa tayong papanoorin na ano, na entry po nila. Pero ito po, sabi nga po nila ay hindi na po sila sasali dun sa contest natin. Oo, talagang nagsumikap po itong grupo na ito para po mabigyan lamang po tayo ng kasiyahan ngayong araw po. Ayan. Na ito. Saka itong iba, yung sumali na yan, talagang na-meet nila yung deadline. Oo. Yan, ito mga to. Actually, may mga sumali pa po, pero yung mga sumali pa po na yon ay ilalagay na lang po natin sa October entries po. Kasi magkakaroon pa po tayo, tuloy-tuloy pa part po ito. Two. Part 2 po. Part 3 na halos ito, ma'am. Part 3 na. Part 3 na ito. Kaya yung dalawang humabol ay ilalagay po natin yun sa ano natin. October. Sa October dahil yung natin. Mga grupo yata ng fathers gustong sumali. Yeah. Madami pang mga gustong sumali. Alright. So sige, habang nagdi-decide po muna may dito kung sino pong mananalo dyan sa mga nagbigay po ng entry po na yan, panoorin po muna natin itong grupo na ito. Meron din ba gumawa nun?
magwawala. Marami ang nabasa na namin. May mga nagsabang. Siyempre, pipay din yan. Cordes. Cordes. Hindi, hindi naman tayo pwede sa kanila. Kasi nasabi naman ako, Julie, kaso, bago na lang tayo, nasali tayo, pero pang ano nila? Gusto nyo nga, hindi siya kasali. Ay, pag-sisip ka, kumilin. Rakraka na lang yun. Rakraka. Ikaw yung galing nun. Impormasyong pa kayo. Ang bulit nyo pa. Uy, eh, kaya naman, eh, mo, sample na natin, gusto mo eh, bigyan. Kaya hindi tayo pwede sumali. Ano lang, pang good vibes na. Pang good vibes lang tayo. Pang good vibes lang. Kasi pag tayo sumali ito, parang tayo pang tiyado. Impormasyong Pangkalusugan! Kasi mo, may contact na mga tweet ako rin. Okay, pero, soy, wala biro ah. Nainisip mo dito ah, pag ma'am, pagka nalitlate niya naman sa programa bukas. Ako pala ka base maglinis ang buong mundo. Ay, wala, parang hindi ka namin wow. Kailala. Impormasyong pangkalinisan ka lang. Pangkalinisan ka. Wala ko, boss. Siguraduhin mo ah. May iwan-iwan ka na naman dito. Tawag naman yan sa last. Okay. Tarna ako. Okay. Ano pa may iwan? Hello? Ano sila sa iyo? Ang hayop malunutrisyon, karamdamay ng adbigyan ng solusyon. Tuling noon may shower pa, may signal malumay na, mula Martes hanggang Biyernes, wala tumis. Tiyak kayo ay mabibles, may libre loan at tinapis. Tanghali mo'y kumpit, hindi mo'y ipiling. Impormasyong pangkalusugan, hangat namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangat namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo, kasama mo, kasama mo, kasama mo, kasama mo, kasama mo, sa pananghalian. Kasama mo, sa pananghalian. Direk! Walang joke. Direk pa rin. Oh! Set up na tayo eh! Anong oras? Anong oras na pala namin sa'yo eh! Ano to? Magsisimula na ano? Ang bangis na linis oh! Ano-ano naman pinapalaginipan ito eh! Linis na linis eh! Ano? Ano yun? Mahalip to, parang ginip lang to. Uy! Set up na tayo! Set up na! Uy! Set up na! Alright, so again, maraming salamat po at ayan po yung mga staff po natin dito sa Impormasyong Pangkalusugan. Kaya maraming salamat sa mga na binigay niyo pong presentation niyo po na yan at tulad nga na sabi nila, wala eh, pag sumali yun, wala na talaga. Oo, sigurado oo. Na yun wala eh. Na, may sigurado voices. Na yun sinala eh, matindi. Hindi nakahabol. Oo, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Sir Con, may voices, naka-t-shirt pa. Correct, may t-shirt pa. Pa? Solo ka na lang daw.
Saka na po yan. Saka, wala na po tayong oras, no? Pwede po sa ano, December po kami. Opo. Sa Christmas tuloy-tuloy party. Tuloy-tuloy pa po itong papremyo po natin. Kaya may dalawa pong nag-entry po na hindi po nakahabol dun sa deadline eh. Kaya ilalagay po natin sila dun sa October na ating entries. Okay. Kaya i-announce natin yung nanalo. Dito sa mga September 2, tama? September entry. Opo. September entry po natin. All right. Ikaw na, Ma'am Julie? Ikaw na, Ma'am. Ikaw ang host eh. All right, so ang nanalo po ay walang iba kundi ang Team Preparation. Congratulations po sa nanalo po na 'yan. Nakita naman po talaga natin yung effort talaga nila. Binigay talaga nila din yung tawag nito, yung presentation wise, tama yung lyrics, and then yung grupo, nandun na rin po lahat, no? Kaya congratulations po sa nanalo po na yan. At dahil natuwa ang Lola. Nako, eto na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi. Huwag niyong gagalitin talaga. Bigyan natin ng tikpa 500 ang mga Hindi naman talaga. All right. So, yung may pahabol. Ay, pati hindi. Tikpa 500 po. All right. Yung bawat sumali, ha? Wow! Walang natalo. Yes. Amen po. At alam ko naman po, naku, marami talaga nag-ano ngayon. Grabe yung week starter show po natin ngayong araw po na ito. At sana po, kayo po ay nag-enjoy po dyan sa inyo. Yes, ma'am. Pwede pang paulit yung nanalo. Yeah. Wala naman. Siguro sa ano mo, sa mga susunod na ano natin, ay ilalagay po natin yan. Gusto ko kasi yung tumatalon-talon. Actually, doon talaga kami nagulat. Pagkatalon, wala na. Sabi ko, panalo na. Saka meron isa doon, ayaw kumanta, pero kumanta. Oo. Correct. O, na-challenge. Yung ma-challenge mo, isang tao, malaking bagay. Totoo po yan. Eh, ito naman, open ito sa lahat. Yeah, sa lahat po yan. Walang na-challenge, konti lang. Oo. Meron po kaming October. Sali naman po kayo para nyo ng awa. Alright. So, nakita nyo naman po kung paano nila pinresent. Ganun lamang po. Ganun lamang po kasimple. Yung matulog ka lang daw dyan, may 500 na sa Sir Arvin, si Joshua. Antindi po nun. Kaya, again, congratulations at maraming salamat po sa nag-participate. At alam ko naman po, nag-effort po kayo dyan. Pinagpuyatan nyo po yan. Kaya, congratulations po sa inyo. Marami po kayo napasaya ngayong araw po na ito. At maraming salamat, Doc Julie, sa inyong naisip na ganyang klaseng ano natin, no? Papremyo po natin na yan. Alright! So again, inabot na tayo ng ating oras. Congratulations po muli sa inyong lahat. At magkita-kita po tayo sa susunod nating programa. And also, magkita-kita pa rin po tayo bukas. No? Hindi pa po tapos, baka kakalain nyo. Weekender ano na po natin to, episode na po natin. Again, congratulations po muli. Huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.